everyone, welcome back to my channel. For today's video, we're going to do a pregnancy and baby haul. So it's only 12 weeks to go, guys, before my due date. And nasa nesting mode na kami, guys. Unti-unti na tayong namimili ng mga gamit ng ating second baby. And hinahanda na rin namin yung bahay for our second one. So naisip ko na i-share sa inyo yung mga gamit na I find essential sa aking pagbubuntis at sa pagkakaroon ng bagong baby. So, and guys, umpisahan na natin and mag-umpisa tayo sa mga ginagamit ko ngayong buntis ako. So, we only have a few things naman, guys, dito. So, start tayo kay... Ito. Start tayo sa ating belly band na sobrang essential para sa akin, guys, especially in my third trimester. So I'm in the beginning of my third trimester, guys, and talaga namang ramdam ko na yung pressure down there, yung bigat. Talagang medyo nahihirapan na ako na kumilos ng matagal or yung mabilisang kilos. And kapag naglalakad ako ng yung mahabang lakad, nararamdaman ko na yung pressure and yung weight sa aking tummy, guys. So, kaya naman, gumagamit ako nitong belly band na super stretchy and super supportive siya, guys, sa ating chan. So, ginamit ko to nung buntis ako kay Noah, guys, and very good quality siya. Kaya hanggang ngayon ay maganda pa rin yung condition niya and nagagamit ko pa rin siya sa ating second pregnancy. I will try to show a photo here kung paano siya ginagamit. Sobrang nakakatulong siya, guys. So, yan yung ating belly band. And another thing that's helping me at the moment ay itong ating tinatawag na butterfly maternity pillow. So, ayan siya, guys. Hugis butterfly. Or parang hugis buto, diba? Dog bone. So, every time kasi nabuntis ako, guys, ay humihilik ako. And minsan hindi nakakatulog si Damien na maayos kasi ang lakas ko daw humilik ngayon, especially in my third trimester. So bumili kami nitong butterfly maternity pillow para suportahan yung ating likod and at the same time yung ating belly bump. So kasi side-lying na ako matulog ngayong third trimester, so nakakatulong siya sa pag-support ng back and nung chan. And sabi ni Damien, ever since daw nung ginamit ko to, hindi na ako humihilik, so nakakatulong siya. Ayun, guys, actually nung buntis ako kay Noah, ang gamit ko noon ay yung wedge na pillow na hindi siya ganito parang wedge lang siya. I'll try to show a photo here. And okay naman siya, kaya lang lagi siyang lumilipat yung unan. Laging kung saan-saan napupunta. And bumili rin ako noon ng body pillow, yung malaki. Kaya lang hindi naging komportable, guys, yung feeling ko. So, ayun. And this time, sabi ni Damien, gusto niyang bumili nung yung pie-shape na pregnancy pillow. Sabi ko, wag na kasi baka hindi rin ako maging comfortable. Ito lang, guys, sapat na sa akin. Nakakatulong siya. Sobrang komportable pagka natutulog ako kasi hindi ko ramdam yung bigat ng aking chan. So, yan ang ating pregnancy pillow. And move on naman tayo dito sa small items, guys. So, pagdating naman sa feeding, sa breastfeeding, meron tayo dito. Ito yung favorite ko, guys, na super, super effective na gamit sa pagdating sa pag-breastfeeding. Itong Haka, yung tinatawag na Haka or yung silicone pump. And napakasimple lang naman niya, guys, pero sobrang effective siya. Actually, when I had Noah, ginagamit ko to, kaya medyo parang discolored na siya, parang may pagka-yellow stain na siya. Pero okay lang kasi intact pa rin naman siya and magagamit pa siya, guys. So, kailangan ko lang siyang linisin and sterilize. And, ayan, magagamit natin siya ulit. So, ginagamit ko to noon kay Noah kapag kayong tipong nagpapa-breastfeed ako sa kanya.
Kasi di ba pag nagpapa-breastfeed ka sa one side, minsan may let down dun sa kabila. So, nilalagay ko siya dito sa isang breast and marami siyang nakakatch na let down, guys. And sayang din, di ba, yung breast milk. So, walang nasasayang. And minsan din, kapag kayong gusto kong mag-pump, ginagamit ko rin siya. Yung pag yung tipong full na full yung feeling nung breast. Ayan, ginagamit ko siya na pang pump sa ating breast milk. So, meron siyang stand and meron siyang lid. Ayan. Tapos, next naman guys, meron tayo dito, speaking of pump. Ayan, meron din tayong electric na breast pump by the brand Medela. Ayan. So, bumili kami nito nung pinanganak ko si Noah, guys, kasi medyo nagkaroon ako ng problem sa aking breast milk production kasi marami akong na walang fluids and blood nung nanganak ko kay Noah kasi nga 3 hours ako nag-push siya sa kanya, guys, and nag-blood transfusion ako after. So medyo naging traumatic sa katawan ko yung delivery and hindi agad lumabas yung aking breast milk. So kinailangan ng tulong ng breast pump and ayun, sobrang nakatulong naman siya, guys. And nung na-establish ko na yung aking breast milk, ginagamit ko to para mag-store ng maraming breast milk sa freezer para marami tayong stock. And yun, kapag yung mga time na si Damian yung nag-feed, marami siyang stock na breast milk sa freezer. Ayan. So, between the two, super ang dami kong stock na breast milk nun, guys. As in, wala na kami mapaglagyan sa freezer. So, sobrang dami ng gatas. Pero super effective yung dalawang to. Pero mas madalas ko tong gamitin nun, guys, kasi super effective siya at madaling linisin and napakasimple lang naman yung gamitin. Mas madalas ko tong gamitin dati, guys, kesa dito sa electric na breast pump natin. So, ayan yung ating breast pump. And meron din siyang attachments, guys, yung breast pump. So, depende sa size ng yung nipple and ng yung breast. So, meron siyang different sizes ng attachments. So, ayan yung ating pumps. And, of course, meron din tayo ditong disposable nursing pads. Ayan. Meron tayong dalawang klase. It's by the brand Medela again. It's the same brand as the breast pump. And meron din tayo ditong isa pa, Lansino. They're both really good brands, guys, ng mga gamit pang baby and pregnancy. So, ayan. Actually, guys, mga leftover ko pa to sa pagbubuntis and sa panganganak ko kay Noah. So, hindi ko sila binili this time kasi madami pa silang laman. So, ayan yung ating nursing breast pad. Actually, tingnan ko kung bukas to. Pakita ko sa inyo. Ay, sarado. Nakasil sila, guys. So, ganyan siya, individually wrapped siya. Pero kung ma-imagine nyo, di ba, yung breast pad, yung para siyang yung cotton pads, ganun, tapos absorbent siya. Tapos ilalagay mo lang siya dun sa may, ilaliner mo siya dun sa bra para kapag ka meron kang letdown, na-absorb niya para hindi siya tumatagas sa yung bra and sa yung top. Oh, and meron din pala ako ditong Lansino Lanolin. Ito naman, guys, ay yung ina-apply sa nipples para hindi mag-crack. Ano siya? Yung para siyang Vaseline para sa nipples. Ayan. So, ginamit ko rin to, guys, kay Noah. I'm not sure kung expired na to. Check natin kung expired na ba. Wala siyang... O, yan, expired na siya nung 2021. So, ayan, tapon na natin yan. And, pero hindi ko rin naman kasi siya kinailangan gamitin, guys, kasi hindi ako nagkaroon ng problema sa aking nipples. Hindi siya naging sore or hindi siya nagkaroon ng mga crack, ganyan. So, I got lucky there. Hindi ako nagkaroon ng, alam mo yun, yung problem sa nipple dahil sa pag-breastfeeding. So, ayan, guys. And, another one is yung ating nursing cover. So,
Ginamit ko rin to kay Noah. Nabili ko lang to online eh. So kapag kayong tipong lumalabas kami and kailangan ko magpa-breastfeed, nilalagay ko lang siya sa ating, para siyang apron guys. So, ayan, ganyan siya. Para siyang apron actually. Tapos, pwede mo siyang ilagay sa side. Tapos, ayan, pwede ka nang magpa-breastfeed. Tapos, hindi kita yung ating breast. So, very handy rin to guys pag yung tipong, kunwari may mga bumibisita sa amin, tapos kailangan ko silang i-entertain, tapos kailangan magpa-breastfeed at the same time. Ayun, ginagamit ko to para hindi ko na kailangan magtago sa kwarto, ganyan. So, ayan yung ating nursing cover na super handy. So, next one is, of course, meron tayo ditong breast milk bottle set. Ayan. So, it's by the brand Medela din, guys. So, nung kay Noah, ang ginamit kong brand ay yung Tommy Tippy. Ayan. Pero, naisip ko na bumili na lang ng the same brand as my breast pump para diretso siya. Kasi pwede mo siyang idiretso dun sa mismong breast pump and diretso yung milk dito sa bote. Tapos, meron siyang kasama. Actually, maganda tong set na to guys kasi meron siyang kasama na solid na lids para pwede mo siyang pang gamitin pang store ng breast milk. So, meron siya nito. Kung kita nyo, ayan. Meron siyang lid na ganyan para pwede mo siyang takpan na ganito. And then, pwede mo na siyang store sa freezer or fridge. Tapos, pagka ready ka nang ipa-feed yung milk, papalitan mo lang siya nito. So, ayan siya, guys. Very practical yung set na yan. And, bumili ako ng dalawa. So, meron tayong anim na 0 to 4 months na bote for now. Which I think is enough for now kasi most of the time naman ay magbe-breastfeeding tayo. Siguro gagamit lang tayo ng bote pag yung tipong si Damien yung magpapa-feed sa ating baby or kapag minsan pag nasa labas, ganyan, it's handy to have bottles as well. So, ayan yung ating breastfeeding bottle. And of course, meron din tayo ditong panlinis ng bote, guys. Bumili ako ng Philips Avent na brush. Ayan, bottle brush. So, napakasimpleng gamit lang naman ito, guys. Pero, ni-research ko pa to kung ano yung best practical na brush para sa bote. Kasi, ang daming klase ng breastfeeding yung bottle brush. Pero, ito ang pinaka-practical. It's well-priced. And it's very durable daw. So, try natin yan. And, of course, guys, meron din tayo ditong Tommy Tippy na all-in-one bottle and pouch warmer. Ayan siya, guys. So, bagong bili lang to, guys, kasi nung buntis ako kay Noah ay hindi kami gumamit ng milk warmer. Ang ginagawa namin dati ay nagpapakulo kami ng tubig sa aming electric kettle. Tapos yung milk na galing sa freezer or sa fridge, nilalagay namin siya sa bowl tapos lalagyan namin siya ng bagong pakulong tubig. So, ganun namin iniinit yung milk ni Noah noon. And hindi ko alam kung bakit hindi ko naisipang bumili nito. Feeling ko kasi noon hindi ko siya kailangan. Although, hindi naman siya yung tipong sobrang essential, pero it saves time kasi guys, and it's so convenient to have a bottle warmer kasi nakasaksak lang siya, tapos mabilis lang din siya magpainit ng milk at the right temperature as well. So, ayan, very handy siya. So, pwede siya sa pouch and pwede rin siya sa, ayan, all sizes ng feeding bottle. So, malaki siya guys actually. Pakita ko sa inyo. So, ito yung brand ng breastfeeding bottle ni Noah nung nagbabottle siya. Tommy Tippy. Maganda rin ang Tommy Tippy na brand guys. So,
napakaganda rin ng mga products nila. So, malaki siya, guys. Kasyang-kasya ang food pouch and kahit anong klase ng breastfeeding milk bottle ay kasya. So, ganyan yung loob niya. And meron siyang tray dito. Meron siyang pull tray para dyan mo ilalagay yung bote and hihilain mo na lang siyang ganyan. So, yan. Magagamit natin siya all the time. It's going to be very convenient. Kesa yung every time na kailangan naming magpainit ng milk, ay magpapakulo kami sa electric kettle. So, at least ito. Saksak mo lang siya, lagyan mo ng tubig, and then lagay mo yung breast milk, and then antayin mo lang. And ready na yung milk, and it's at the right temperature as well, guys. Kaya ready na siya ipa-feed sa baby after uminit. So, very handy. And of course, meron tayo dito Philips Avent na sterilizer, guys. Ayan. Sterilizer naman tayo ngayon. So, gumamit din ako nito kay Noah nun, pero hindi siya, ibang brand siya. Parang Pigeon yata yung brand niya. And it took 7 minutes para mag-sterilize ng feeding bottles compared to the Philips Avent na it only takes 2 minutes para mag-sterilize din. So, malaking difference kasi minsan pagka yung tipong kailangan namin yung microwave and nag-sterilize kami, minsan hassle. So, ayan siya guys. Maski 5 minutes lang yung difference, malaking bagay kapag yung tipong nagmamadali ka sa kusina. So, ito siya guys. Buksan natin. So, ang capacity nito ay 4 na feeding bottles. And, ni-research ko rin to guys, as in sobrang puro ako research lately na mga gamit ng baby. Kung ano yung magaganda yung reviews and rating, kung ano yung practical and well-priced, ganyan. So, simple lang naman siya. Meron siyang lid dyan. Meron siyang actually yung pangsipit para hindi mo hahawakan yung sterilized na feeding equipment. And meron siyang pull tray. Ayan. And yung base. So, lalagyan mo lang siya ng, I think, 200 ml na tubig. Tapos, lalagay mo dito yung feeding bottles, feeding equipment. Pwede mo rin sterilize dito yung mga attachments ng breast pump. Ayan. Tapos, ilagay sa microwave for 2 minutes. And then, yun na guys, sterilize na yung ano, bote. So, ayan siya. Eh, di ba yung old school na ginagawa, pinapakuluan yung mga bote sa kaldero. Tapos, papakuluan mo siya for 5 minutes. So, yun. Pwede rin naman ganun, guys. Kaya lang, mas convenient kasi to. 2 minutes lang ay meron ka ng sterilized na bote na pwedeng gamitin ng baby. So, yan. Meron na tayo. Sterilizer. So, and guys, pagdating sa breastfeeding and cleaning and yung ating mga naipon na gamit ngayon. And dito naman tayo, guys, sa changing and giving bath. So, isa to sa mga favorite purchase ko with this pregnancy. Meron tayo ditong super, super cute na bathtub. Ayan, guys. Si Damien ang pumili nito eh. It's by the brand Schnagel. Kita nyo ba? So, and this is the color taupe yata yung kulay nito. Sobrang ganda ng kulay guys as in. And ang maganda dito, very compact siya. Very sleek nung design. And pwede siya from newborn. And suitable from newborn and to 12 plus months. So, ayan siya guys. Diba? Ganyan siya pag ginamit. Nakaupo upright yung bata. And ganyan pag newborn. And ang maganda dito ay meron siyang foam na pad. So, foam to guys. Malambot siya. Meron siyang bump support dito.
Tapos meron siya dito yung ang tawag dito? Yung pagka i-drain mo yung tubig, so hatakin mo lang to and mag-drain na yung tubig. So kay Noah guys, ang ginamit namin ay yung puti na small tub and bumili kami nung insert. So okay naman siya, convenient din naman siyang gamitin, kaya lang sobrang bulky. So yan, naisip namin to try this one kasi it's way smaller, it's more compact, and super ganda ng kulay guys. Sobrang gustong gusto ko yung kulay. And you know why? Kasi ito yung matagal ko nang gustong bilhin. Kakulay niya kasi itong change matte na gustong gusto ko guys. So this is the, hindi ko alam kung paano bigkas dito, kung Linder or Leander. Leander Matte Matte. Super ganda ng matte nito guys. Change matte siya. And it's the color taupe. Hindi ko alam kung kita nyo yung kulay sa camera dahil dito sa reflection ng ating plastic sa ilaw. Pero yan. Actually, no, sorry. It's the color cappuccino. Ang taupe ay itong ating bathtub. Pero same family of colors sila guys. Halos magkakulay. So, itong change matte na to guys ay actually medyo mabigat siya. Kasi solid yung likod niya. Ayun. Solid yung base niya. Tapos itong material niya ay para siyang yung silicone na foam na spongy and at the same time sobrang komportable guys. Ayan. So hindi ko na siya tatanggalin sa plastic, but I will show you a photo here kung ano itsura niya. Super ganda ng reviews, top rated siya na change matte, and talaga namang sobrang convenient. Nung nakita ko siya, makikita mo talaga na very good yung quality. May pagka-pricey lang siya guys for a change matte, pero it's worth buying it. Maganda siyang investment kasi naalala ko nung gumamit kami ng change matte kay Noah, ang ginamit namin ay yung parang foam lang siya, tapos meron siyang cover na yung wipeable na plastic, and then nilalagyan namin siya nun ng fitted sheet para maging komportable. And minsan kapag kayong may blowout, yung soiled yung nappy ni Noah and yung kanyang pants, minsan natatransfer yung dumi dun sa fitted sheet. So every time, kailangan namin palitan yung fitted sheet, kailangan labhan, ganyan. So naisip ko this time ay mas practical ito kasi hindi mo siya kailangan lagyan ng fitted sheet. And kapag may soil or kung may basa, pupunasan mo lang siya guys, sobrang wipeable niya. Pwede mo siyang i-disinfect with alcohol, pwede mo siyang i-spray and wipe. Punasan mo lang siya and malinis na siya. So hindi mo kailangan maglaban ng fitted sheet. So naisip ko na sobrang maganda siyang investment guys for a change mat. Kasi iniisip ko kung ilang beses kong papalitan yung baby, it's worth the investment. Sa isang araw siguro nakaka mga 10 beses kang palit ng nappy, ganyan. Especially for a newborn, and talagang magagamit ko to guys. Kaya kahit na medyo pricey siya ay sulit siya, masusulit ko talaga. So, it's nice. And sobrang laki niya. So, magagamit natin siya maski hanggang more than one year old na yung baby. So, super excited talaga ako guys na gamitin to. Actually, matagal ko nang gustong bilhin to guys. Kaya lang, hinintay ko yung pregnancy and baby expo dito sa Adelaide para makita siya in real, para makita ko kung okay ba, kung magiging suitable ba. And nung nakita ko siya, sabi ko, ito na talaga yung gusto kong bilhin na change mat. So ayan, finally ay nandito na, and super happy ako guys na nabili namin siya. Kasi ewan ko ba, alam ko change mat lang siya, pero excited ako na gamitin siya kasi iba talaga yung quality niya. So, ayan guys, yung ating pregnancy and baby haul. So, itong mga gamit na to ay half, yung first half pa lang ng ating pregnancy and baby haul. Kasi may mga
gamit pa kami na hindi pa namin nabibili. May listahan kami guys kung ano yung mga kailangan namin. And nabili na namin yung half, which are what I've just shown you here. Ito yung half ng ating listahan. And yung other half ay bibilhin pa lang namin either in-store or online. So, ayan. And another two things pa pala guys na hindi ko pa napakita ay nakabili na rin kami ng bagong stroller or yung pram. Hindi ko na mapapakita dito kasi nasa garage yung pram natin and malaki siya guys, sobrang bulky. So, hindi ko siya madadala dito sa ating kwarto. Pero ayan, nakabili kami ng bagong pram guys. And yung binili namin na pram this time ay yung tandem siya para pwedeng gamitin ni Noah and nung ating new baby nang sabay. So, matagal na namin ni-research tong pram na to guys. As in, siguro sa lahat ng mga baby stuff na binibili namin, yung pram or yung stroller, yung sobrang nag-research kami kasi hindi madali guys mamili or mag-decide sa stroller. Alam ko, stroller lang siya, pero dito kasi sobrang handy na may stroller. And meron kaming specific na features, functionality, practicality na hinahanap sa isang pram. And ang dami naming tiningnan na brands, ang dami naming sinubukan. Actually, nung nagpunta kami dun sa expo, ang dami naming sinubukan dun, nakita namin lahat ng pram. And after nung expo, dun na kami nakapag-decide kung alin talaga yung pram na gusto namin. So, ang pinagpipilian namin nun ay yung APA Baby Vista na pram, Silver Cross, and then finally, we ended up buying yung Eye Candy na double pram. Ayan. I'll try to show a photo here guys kung itsura ng ating Eye Candy pram. Sobrang ganda guys. Sobrang super good quality siya. Nasa more on a pricey side siya. Pero you get what you pay for pagdating sa mga ganitong gamit. So, super satisfied kami ni Damien. And actually si Damien ang nakakita nun eh. Hindi namin siya napansin masyado nung nagpunta kami sa expo. Pero thank God nakita niya kasi dapat ang bibilhin namin ay yung APA Baby Vista. Pero hindi ako 100% happy dun sa APA Baby guys. Hindi rin, same din si Damien. And then, nung nakita namin tong Eye Candy, yun na, sobrang it ticked all the boxes nung hinahanap namin sa pram. And ayun guys, binili namin siya and yan, naka-ready na actually, na-assemble na ni Damien and nagamit na rin ni Noah. So, yun na yung ating pram and nakabili na rin kami guys ng co-sleeper. So, yung co-sleeper ay binili namin sa mismong expo. So actually, dun sa lahat ng gamit na nandito ngayon for our baby, ang binili namin sa expo ay yung pram and then yung co-sleeper. So, yung co-sleeper naman guys ay yung parang maliit lang siya na crib na pwede mong itabi dito sa bed. So, ilalagay ko yung co-sleeper dito sa side ko guys, dito sa tabi ko, dito sa bed. And super handy siya kasi kapag yung magpapa-breastfeeding, yung magpapa-breastfeed sa gabi, madali lang kasi pagkagising ang baby, kukunin mo lang siya from your side and then yun, mag-feed na. Kasi dito guys, medyo mahigpit sila pagdating sa co-sleeping. So, hindi advisable dito yung matulog yung baby on the same bed surface sa magulang. Kasi nga, baka masuffocate yung bata, ganyan, madaganan. So, usong-uso dito yung gumamit ng co-sleeper na itinatabi lang dun sa tabi ng bed. So, para safe yung baby sa pagtulog. And at the same time ay abot kamay mo pa rin yung baby pagka yung tipong kailangan mo siyang pakainin or padadein, ganyan. So, kay Noah lang guys, gumamit din kami ng co-sleeper. Pero yung co-sleeper niya ay binenta namin sa marketplace after nung hindi na namin siya ginagamit. Kasi karamihan ng co-sleeper ay hanggang 6 months mo lang siya magagamit. Yung weight limit niya ay up to 6 months, ganyan. So,
After ni Noah mag after niyang ano ba sabi ko? So nung tapos na siya sa 6 months, binenta na namin yung co-sleeper niya para mag para magkaroon ng space dito sa bahay, guys. Kasi puro kami declutter, so hindi namin kinip yung ibang mga gamit ni Noah. So yun, binenta na namin yun, and then so ngayon bumili na naman kami ng bagong co-sleeper. But this time, medyo mas mas maganda tong co-sleeper na nabili namin, guys, kasi medyo marami siyang function and mas okay siya, mas practical siya. So co-sleeper siya na may wheels. Yung kay Noah kasi noon, guys, dalawa lang yung wheels niya para lang ilipat-lipat dito sa kwarto. Pero itong nabili namin, apat yung kanyang wheels. So pwede mo siyang ilipat-lipat sa living room, sa kitchen, ganyan. Madali siyang i-move around. And meron din siyang rocker attachment. So pwede siyang maging parang rocking crib. So yun yung nagustuhan namin dito sa co-sleeper na to. Anyway, I'll show a photo here kung ano yung itsura para ma-imagine nyo kasi hindi ko pa mapapakita sa inyo, guys, kasi hindi pa siya na-assemble. Nasa loob pa siya ng box. So, i-assemble natin siya siguro mga 2 weeks before my due date. Ayan, para ready na. So, ayan, guys. So far, yan yung mga gamit natin na accumulate natin and naihanda natin for our second baby. Yung mga ibang gamit na bibilhin pa lang namin, I will show you in another haul para makita nyo kung ano yung mga gamit natin. Anyway, guys, hiningal ako. Ay. Yun na yung ating video for today, guys. I hope na na-enjoy nyo tong video na to. Please give this video a thumbs up if you did. And of course, please subscribe to my channel. Magkita-kita tayo, guys, sa mga susunod na videos. Mag-iingat kayong lahat. And I will see you soon. Bye!